So, welcome back sa ating channel mga call. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pag-change oil ng ating automatic transmission. So, yan. So, sa mga bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. At pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video uploads. Kagaya nito, surplus units, tutorial about paano i-repair yung ating sasakyan. Tara! Ito yung ating unit mga call. Ito yung ating engine. K6A engine turbo automatic transmission. So yung ating transmission dapat kailangan naka-maintain lagi yung change oil. So maraming mga paraan mga call na dahil sa nagmamadali hindi na tinanggal yung ating oil pan. So ang tamang proseso sa pag-change oil ng ating transmission mga call is tanggalin yung oil pan para malinisan natin yung ating oil pan kasi may matitirang oil dyan kung mag-drain tayo din yung mga wear ng ating gear matanggal natin. So pakita ko sa inyo kung paano mag-change oil sa tamang paraan. So tara. So yan mga call, tanggalin natin yung drain plug, tanggalin muna natin yan bago natin tanggalin itong ating oil pan. So first tanggalin natin din i-drain natin yung oil. So yan, nandrain na natin yung oil, ang itim ng ating ETF mga call. So yan. So antayin lang natin na maubos yung oil. Actually hindi ito maubos mga call kasi yung ating drain plug hanggang dito lang yung kanyang level. So pag dinrain natin, hindi na siya tutulo pero may matira pa rin dito. So ang dapat natin gawin, tanggalin natin yung oil pan at the same time, linisan natin para malinis talaga yung ating bagong oil. Yung iba, binabakyong, pinandar para yung tinatawag nila na engine transmission wash. Ayan, konti na. So, balik na yung drain oil. So, balik na yung drain oil. Yung tanggalin natin yung oil pan. Ito yung oil pan mga call, ito yung strainer yan. Dapat linisan natin, kung makita nyo parang may mga parang white kasi metal na nakain sa ating oil yan. Yung ating strainer madumi na yan. Kailangan natin linisan yan para hindi masali sa ating oil pag at saka hindi barado yung ating strainer. Ano? So yan, tatanggalin natin yung so ito yung magnet. Ang purpose nitong magnet mga call is i-magnet niya yung mga metal na nakain sa yung mga wear metal yan. Titingnan natin yan. Sobrang rumi. Yan. Then, linisan natin to. Then, pagkatapos, i-balik. Yan. Ha? Sobrang rumi. So, yan yung tamang paraan sa pag-change oil. Linisan natin yung ating oil pan. So, yan. So, yan. Tingnan niyo mga call. Sobrang rumi ng ating oil pan. Yan, linisan natin ng gasolina. Para maialis yung mga huyar sa loob ng ating oil pan. So, yan. So, kung makita nyo, ang level ng ating yung drain plug natin, nasa ibabaw. So, meron pang oil na matitira dito na hindi maubos pag mag-drain kayo. Yan. Tayo sila. So, yung linis natin is gasolina po. Oops.
ating transmission. Ayan, ito yung maglilinisan natin. Ayan, ito yung ating streamer. Dapat linisan natin kasi hindi natin pinalitan. Linisan natin lang maayos. Ayan. Para matanggal yung mga wear sa loob nito. Alright. Lagyan natin ng silikon itong ating oil pan kasi hindi natin pinalitan yung kanyang gasket. Ayan, applyan din natin ang silicone gasket dito sa ating transmission. So, kung bago lang ating gasket, pwede na hindi palitan pero kailangan pa natin mag-order. So, ang gagawin natin, lalagyan na lang ng silicone para safety po. So, ilagay natin yung ating okay, tulog na.
natin na itiit. Yung recommended na oil nito mga kol is yung Dextron 3 po. Kahit anong brand basta Dextron 3 po. Then start natin. Na-repeal natin yung itiit mga kol dun sa kanyang lipstick dun sa housing ng lipstick natin pinadaan yung itiit. Nilagyan natin ng 3 liters yung ating ETF or transmission. Tatlong ETF yung ating transmission. So, ETF, automatic transmission fluid. So, yun yung level mga kol hanggang nasa gitna ng H, dalawang dot, isa, and then dyan sa gitna. So, yan lang po yung ating video for today mga kol. Thank you for watching. God bless po. Bye bye. Have a good day sa lahat.